Sa araw na ito, pinag-uusapan po natin ang patungkol po sa ikatlong bahagi ng atin pong monthly theme, Love the Lord Your God with All Your Mind. Ito pong atin pong pag-uusapan ngayong umaga. Binasa po natin ang nakatala sa 1 Samuel chapter 16. At ito po ay may kinalaman po kay Saul, ang unang hari ng Israel, na kung saan siya po ay tinalikuran ng ating Panginoon dahil sa kanyang kapalaluhan at sa kanyang katigasan ng kanyang ulo bilang hari ng Israel. Kung kaya't sa chapter 16 din, makikita po natin na ang ating Panginoon ay nagpasya na maglagay ng bagong hari sa kanya pong bayan. At nakita po natin na si Samuel ay sumunod sa ating Panginoon and he anointed David para po maglingkod sa ating Panginoon bilang hari ng bansang Israel. And kung atin pong sundin yung account na ito, makikita din po natin na si Saul ay nagkaroon ng psychological problem. Ang description ng salita ng Diyos sa verse 14, umalis ang espiritu ng Panginoon kay Saul at pinahirapan siya ng masamang espiritu na pinadala ng Panginoon. Sa ibang translation, pinayagan ng Panginoon. Sa ibang translation ay pinadala ng ating Panginoon. Iba't ibang translation ang pag-render ng passage na ito. But it means that this passage sa verse 14 ng chapter 16 ng Samuel ay nagpapakita na lahat ng pangyayari sa buhay ng tao ay in some way or in one way or another meron pong kapahintulutan ang ating Panginoon, no? It falls under the sovereignty of God. So si Saul po ay nagkaroon ng psychological problem. Na-stress ng todo si Saul. Because Saul is a person who is not prepared for the position of being the king of Israel. Siya po ay hindi nakahanda sa pagiging hari ng Israel at the same time, ang kanya pong kaisipan, ang kanyang ulo po ay lumaki, so to speak, na kung saan siya po ay nagmalaki to the point na kanya pong inasorp or inagaw maging ang kapangyarihan o yung anointing o yung role na ibinigay ng ating Panginoon kay Samuel bilang high priest ng Israel at bilang propeta ng Israel. Ang Panginoon kasi ay very clear that the king of Israel should not be the high priest of Israel. Ito po yung nangyayari nung unang panahon, especially sa panahon ng biblical times at mga ancient times, that the king and the high priest are the same persons. Pareho yan. Isang tao lang yan, yung king at saka yung high priest. Kaya nga, si Pope Francis is both a high priest and the king of Vatican State. So sinaunang standard o sinaunang pong practices na ang hari at saka yung pinakapunong pare are the same persons. Pero ang Panginoon ay nagkaroon ng distinction even po sa pagsimula pa lang ng bansang Israel. Sapagkat ang mga priest ay dapat manggaling sa lipi ng mga Levita, samantalang ang mga hari naman ay dapat manggaling sa lipi ng mga taga ng Huda, ni Juda, si Juda na anak ni Jacob. So doon po dapat manggaling, so they are separate. And sa Israel po, hindi po nila pinapractice yung intermarriage even within between tribes ng Israel. So kung ikaw ay tribe ng Juda, ang iyong aasawahin din dapat galing din sa tribe ng Juda. Pag ikaw ay Levite, dapat ang iyong aasawahin ay galing din sa tribe ng Levite. And it is also a abomination before the Lord na ang isang Israelite ay mag-asawa ng non-Israelite. Kaya nga sa panahon po ni Nehemiah, yung mga pari na nag-asawa ng mga foreigners, silang lahat ay pinagsisibat at pinagpapatay sapagkat they have violated this instruction. So yan yung mga nangyayari nung unang panahon. Pero nakalimutan ni Saul ang ganitong rule.
Kaya nga, noong siya po'y pumunta sa isang labanan, hindi pa rin dumating si Samuel at natagalan sa pagbabiyahe si Samuel, ang ginawa ni Saul ay kanyang inialay ang turo na dapat ialay sa Panginoon. Pero ang katotohanan, hindi niya dapat gawin yon sapagkat ang may karapatan lamang na gumawa noon ay walang iba, kundi si Samuel, ang punong pari ng Israel at ang propeta ng Diyos. Bagamat siya po ay isa pong anointed king ng Israel, ang kanyang kapangyarihan ay hindi absolute power na meron po ang mga common na kaisipan po natin sa mga hari ngayon. Sapagkat ang totoo, inihiwalay ng Panginoon ang kapangyarihan ng hari at ang kapangyarihan ng pari sa bansang Israel. Ngunit sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay darating bilang ating hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at punong pari nating lahat. Kung kaya't ang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang po siya hari, hindi lamang siya Panginoon, kundi siya din ang punong pari natin. At ang sinasabi po ng aklat ng Hebreo, siya po yung punong pari na lubos na nakaunawa ng ating mga kalagayan, kung kaya't meron po tayong confidence na lumapit sa Diyos sapagkat ang Panginoon ang firstborn natin. So, yan po ang sinasabi nung, it's a sort of background nung atin pong pinag-aaralan. Ngayon, si Saul po ay pinapahirapan ng Espiritu nang galing sa ating Panginoon. And in verses 14 hanggang verse 23, makikita po natin that although David is anointed as king of Israel, he became a servant of Saul, the forsaken king of Israel. Ito po natin makikita yung tamang attitude ng isa pong mananampalataya at isa pong tagasunod ng ating Panginoon. Ang isang mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon is always having a servant's heart and not having a prideful heart. Amen! Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, magkaroon tayo ng pusong naglilingkod. Hallelujah! Praise God! Noong first Sunday, tinalakay po natin, love the Lord your God with all your heart. Noong second Sunday, pinag-usapan po natin, love the Lord your God with all your soul. Ngayon po, pag-uusapan po natin, love the Lord your God with all your mind. Actually, ang lahat ng mga words na yan are the same in some aspects. But they have a different shade of meaning. Halos pareho sila, pero iba ang shade of meaning o meron pong difference ng emphasis. So ano po ba ang gustong sabihin ng mind? Sa Griyegong salita, dito po sa Matthew, nagbinanggit po ang salitang ito, ang ginamit po na word for mind is dianoia. Dianoia. And this dianoia can be translated as thoughts, imagination, or understanding. So yung word po na dianoia, gustong sabihin po nito ay thoughts, kaisipan, imagination, yung ini-imagine mo, yung iniisip mo palagi, at saka understanding, pag-unawa. Mind is being understood in the Bible as the part of human being in which thoughts take place and perceptions and decisions to do good, evil, and the like come into expression. Ito pala yung biblical understanding ng mind. Ito po ay bahagi ng pagkatao po natin na kung saan ang pag-iisip, the way we understand, the way we think, the way we imagine takes place. So unlike po sa ating panahon na yon that we are speaking in scientific terms, that the mind refers to the brain. Yun yung ang function ng brain, di ba? Yun ang function ng brain. But biblically speaking, mind is not only the brain.
It does not only refer to the brain, but it is a holistic understanding of the way we think things. So ang mind po natin, kasama po sa mind natin yung ating mga experiences. Kasama po sa mind po natin yung ating pong backgrounds. Kasama po sa mind natin yung ating mga biases. Kasama po sa mind natin yung ating pong mga trauma sa buhay. Kasama po sa mind natin yung ating pong exposure. Yung mga taong nakapaligid sa atin. Because those things that na nabanggit ko po ay nagpiplay ng important role sa paraan kung paano po tayo nag-iisip. Tama, no? Di ba yung ating experience dati, may effect siya sa paraan kung paano tayo mag-isip ngayon? Yung ating exposure, naka-epekto siya sa kung paano po tayo mag-isip ngayon? Yung atin pong mga biases, naka-apekto po yan sa paraan kung paano tayo mag-isip ngayon. So mind is a holistic, ang tawag dito, treatment, kung pinag-uusapan po ang Biblia, on how we think, on how we perceive, and on how we decide things. Pwedeng mabuti, pwedeng masama, or anything in between na kung saan ay nai-express po natin. So balikan po natin ang account ni Saul. Sinabi ko kanina that Saul is a person who is not prepared to be the king of Israel because he is a person that comes from the tribe of Benjamin. Merong inferiority complex itong si Saul. Benjaminite tribe is the smallest tribe of Israel, and they think that they are inferior. Yung pamilya ni Saul comes from the most poor of the family, of the tribe. Ganun din naman si Saul, ang feeling niya sa kanyang mga kapatid, siya ang least among his brethren. So he has this kind of inferiority complex. And this inferiority complex na meron po si Saul ang naka-affect ng kanya pong paraan ng pag-iisip. Ang isang tao palang nakakaisip na siya inferior, ang nangyayari sa kanya ay gusto niyang, anong tawag dyan o, kung anong meron siya, akin lang ito. Ayaw niyang i-share sa iba. And then here comes God that wala sa kanyang imagination at wala sa kanyang kaisipan, he has been anointed by Samuel to be the first king of Israel. And he served as the king of Israel for 40 years. Sa una na kanyang paglilingkod bilang hari ng Israel, sinunod niya po ang kalooban ng Panginoon. Pero habang tumatagal nakagain ng independence itong si Saul, to the point na even the instituted institutions ng ating Panginoon ay hindi niya na nirerespeto at ang kanyang sariling kagustuhan na lamang ang kanyang sinusunod. Hanggang na si David ay nag-serve bilang nag-volunteer pala si David sa chapter 17 na kanya pong kalabanin si Goliath, and then napatay ni David si Goliath. And then habang naglalakad sa kalsada itong si Saul, narinig niya yung mga tao. Si Saul pumatay ng libo-libo, samantalang si David naman ay pumatay ng laksa-laksa. Hundreds of thousands, yan ang Tagalog term, ng hundreds of thousands, laksa-laksa. So nagkaroon ng jealousy lalo sa puso ni Saul. Kaya wala siyang ibang iniisip kundi patayin si David. Kasi naiisip niya, David is a threat to his position. But take note, brothers and sisters in Christ, ang position na meron po si Saul ay hindi po dahil karapatan niyang maging hari ng Israel. It is being given to him by God. Ito'y isang pahiram sa kanya ng Panginoon at it's never his position.
Hindi niya ito pag-aari, kundi ito'y pahiram at pagkakatiwala lamang sa kanya ng ating Panginoon. So, love the Lord your God with all your mind. Makikita po natin sa buhay ni Saul in this passage na ating binasa that he possesses a mind of unbelief. A mind of unbelief. Ang kaisipan po ng mind describes the way of thinking or the entire understanding of a person. And the mind of unbelief refers to any understanding that is in opposition to God. Yan, ang gustong sabihin po pala ng mind of unbelief, any understanding that is in opposition. Pag sinabi mong opposition, kalaban, salungat, hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. This is the mind of unbelief. So ano po ba yung mind of unbelief? Romans chapter 1 verse 28, gayon din po sa Ephesians chapter 4 verses 17 to 18, it describes, this passage just describes that the mind of unbelief is hostile to God. Sa ibang pagbasa ay hostile to God. Pag sinabi mong hostile, parang galit siya. Di ba? Parang ganun ba, Brother Roger, no? Mayroong ngit-ngit sa kanyang puso. Merong puot sa kanyang puso. Maging sa kanyang pananalita. Maging sa kanyang gawa. Hostile or hostile. Kapag kabaliktaran niya ng hospitable. Hospitable. So the mind that is hostile to God, sabi sa Romans chapter 1 verse 28, does not know God, and it is in the state of futility and debasement. Yung kaisipan na kalaban sa Diyos ay hindi nagre-recognize sa Diyos. Kaya sabi sa Romans chapter 1 ay, though they know God, they do not recognize God as He is. Kilala nila ang Diyos, relihiyoso din naman sila, they appear to be worshiping God, but the fact is, they are using God in their own advantage. Alam nyo yung mga Griego, ang mga Romans, pag sila po'y sumasamba, ang sinasamba nilang Diyos, yung Diyos lang na pwedeng magbigay sa kanila ng gusto nila. Kaya kung sila'y pupunta sa giyera, Sister Ruth, pupunta sila sa Diyos ng giyera, si Mars. Doon sila mag-worship. Kung sila po'y mga negosyante, may mga Diyos din sila para sa mga negosyante. May mga Diyos din sila para sa mga gustong mabuntis at gustong manganak. May mga Diyos din sila para sa mga sailors, para sa mga agriculturists, sa mga farmers, sa mga animal husband. Ano ang tawag doon? Yung mga manghahayop. Nag-aalaga ng hayop. May kanya-kanya silang Diyos. Yun lang ang kanilang paglilingkuran sapagkat yun lang ang pwedeng magbigay sa kanila ng pabor. Eh kung ako po ay nag-aalaga ng kambing, alangang sisimba ako sa Diyos ng giyera, di syempre sisimba ako sa Diyos ng mga kambing. Ganun ka-deprave ang kaisipan ng tao. Sapagkat they think that ang Diyos ay dapat lamang sambahin kung ibinibigay ng Diyos na yan ang aking kagustuhan. And even today, ganyan po ang kaisipan ng maraming tao. Lumalapit lamang sila sa Diyos pag may pangangailangan. Sumasamba lamang sila sa Diyos o naglilingkod lamang sila sa Diyos pag sila po'y may nararamdaman. Pero pag walang pangangailangan, everything is well. Pag walang nararamdaman sa katawan, anong nangyayari? Nakakalimutang maglingkod sa Diyos. We sometimes treat God as a genie in the bottle. Kung kailangan po natin ng something, kailangan po nating himas-himasin yung bote na yon para lumabas yung genie. Tama yung Sister Helen, ano?
Kaya tayo po'y nakapag-pray ng mahabang-haba pag may pangangailangan. Pagkukuha ng exam ang anak, ang haba-haba ng prayer. Pero pag walang exam ang anak, ay okay lang, pastor, busy po kami. Minsan ganun ang ating kaisipan. They know God, but they do not honor Him as God, as such. Sapagkat ang katuhanan may pangailangan man o wala, patuloy po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Hallelujah! Kung may karamdaman man o wala, patuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. At hindi lamang naglilingkod sa Diyos, lalo po tayo nag-uumalab sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang katuhanan, araw-araw ramdam natin at naman natin ang presensya at pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. That is how we are hostile to God. Hindi lamang na minumura natin ang Diyos. Wala naman nagmumura sa Diyos. Bibihira lamang ang mga tao nagmumura sa Diyos. But we show our hostility sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating attitude sa ating Panginoon. Kaya minsan, we treat God as an amulet. Ano yung amulet, Brother Roger? Ano yung amulet? Anting-anting. Yeah. Anting-anting. That's how we treat God. Pero ang gusto ng ating Panginoon, we recognize Him as our Father. We recognize Him as our friend. We recognize Him as our brother. Yan ang nais ng ating Panginoon. Not as something or someone that we can use in our own advantage. Ang nais ng ating Panginoon ay recognize natin siya as our King, as our Lord, at hindi bilang isang genie na pwedeng utos-utusan ng anuman na meron na gusto nating gawin. There is a disturbing picture nung election na sabi nila ay, Diyos, kung gusto mo na kumilala ako sa iyo, ipanalo natin to. Sabi niyang ganun. It's a disturbing way of understanding. Because God is not someone or something na gagawa ng gusto natin, but it is other way around. Tayo ang gagawa ng gusto ng ating Panginoon. Amen! Hindi po na ang Diyos ang gagawa ng gusto natin, ng kagustuhan natin. Eh kung ganun lamang pala di ang prayer dapat ni Jesus Christ, my will be done on earth as it is in heaven. Di ba hindi naman ganun ang prayer tinuro sa atin ng ating Panginoon? Ang tinuro sa atin ng Panginoon ay thy will and at hindi my will. Thy will be done on earth as it is in heaven. Ang kalooban mo, Panginoon, ang mangyari sa mundo kung paano itong nangyayari sa langit. And it is not other way around. But sometimes, yan po ang ginagawa natin sa ating Panginoon. Hostile to God. Bakit hostile to God ang mind of unbelief? Because our minds are blinded by the evil God of this age. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Our minds are blinded by the evil God of this age. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang ating mga kaisipan. Sa halip na makita po natin ang kagandahan ng nilikha ng ating Panginoon, binulag niya tayo ng maraming mga bagay. Pansinin po natin si Eva doon sa garden ng Eden. Nilikha ng Panginoon ang tao in the middle of abundance. Nilagay ng ating Panginoon ang tao doon sa garden. Wala siyang ibang pangangailangan. Tama, no? Kahit nga damit, hindi niya kailangan, Sister Bing. Diba, tama? Hindi niya nangailangan ng damit. Tayo ngayon, halos araw-araw, kailangan natin ng damit. Simula pagising hanggang pagtulog, kailangan natin ng damit. Tama, no? Kasi pagising natin, kailangan ting maligo, magsuot ng uniform, papasok sa paaralan. Pag-uwi natin sa bahay, kailangan po natin maghubad ng uniform, magsuot ng pambahay.
Tapos bago matulog, magkaroon muna ng mga half bath, Sister Bing, at magsuot ng pajama or ano pa, pantulog na damit, at yun ang ating isusuot. Halos damit ang ating, nakaikot ang ating buhay sa damit. Pero si Adan at Eva nung unang panahon, hindi nila kailangan ng damit. Because they are created by God in the middle of abundance. They don't need anything. They lack nothing. Pero one day, ano pong nangyari kay Eva? Nandutagpuan niya ang kanyang sariling nakipag-usap sa ahas. Nakipag-usap siya sa ahas. Napakasatel ang paraan ng pambubulag ng Satanas kay Eva. Sapagkat hindi nakita ni Eva ang lahat ng provision na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kundi ano nakita ni Eva? Ang sabi ng salita ng Diyos, the fruit, according sa tingin ni Eva, on the eyes of Eve, the fruit is good to be eaten. Ang gandang kainin ng bunga. And it is great to become wise and to be like God. Hindi na nakita ni Eva yung abundance, ang favor, ang blessings na ibinibigay ng Diyos sa kanya araw-araw. Sa halip, nakita niya yung picture na gustong ipakita sa kanya ng Satan. Ang sarap kainin ng bunga at magandang maging o mabuti na maging matalino at maging kagaya ng Diyos. In such a way, she became blinded by the evil God of this world. Tatlong bagay ang ginagamit ng kaaway upang tayo po'y bulagin. The lust of the flesh, ang sarap kumain. Yan, kaya sabi ni iba, ang sarap kainin, that's one way of pambubulag ng Satan sa atin. Ang sarap na kumain sa Jollibee, ang sarap kumain sa ganitong high-end na restaurant, ang sarap ng ganito, ang sarap ng ganito. That's the lust of the flesh. Ikalawa na paraan ng pambubulag sa atin ng kaaway, hindi lamang lust of the flesh, but the lust of the eyes. Sa mata ni Eva, kumikinang yung bunga. Diba ang sarap-sarap sa pakiramdam na pinakamaganda ang suot mo at na outsmart mo ang lahat ng iyong kasuotan? Diba napakasarap sa paningin na ikaw ang may pinakamagandang bahay sa buong community? Na ikaw yung may pinakamagandang sasakyan sa buong community? Ikaw ay may pinakamagandang gadget sa inyong lahat na magkaklase? Hindi ko po sinasabing masama ang lahat ng bagay na yan. I believe that those are the blessings of God. Amen! Pero kung yung mga bagay na yon ang siyang bubulag sa atin at hindi po natin makikita ang Diyos, that's something wrong. Na sa halip na hanapin po natin ang ating Panginoon, hinahanap po natin ang sasakyan, hinahanap po natin ang bahay, hinahanap po natin ang gadget, hinahanap po natin ang ating mga kasuotan. Pero napaganda yung promise ni Jesus, di ba? Anong sabi sa Matthew? Seek ye first. And? Tapos? All these things shall be added unto you. Pansinin po natin ha, ang una ting hanapin, not all these things. Ang una po nating hanapin ay the kingdom of God and His righteousness. Amen! Not the other way around. Huwag nating hanapin yung damit. Huwag nating hanapin ang kasuotan, ang kung anumang bagay-bagay sa mundong ito. Ang hanapin natin ang Panginoon. Sapagkat pag hinanap po natin ang Panginoon, ang pangako niya, all these things shall be added unto you. Palapakan po natin ang Panginoon. Nung nakaraang linggo, nung ako po ay nag-preach sa Santa Fe, yung isang bago po nating member doon ay siya yung nag-challenge sa offertory. Napaganda yung challenge niya. By the way, siya po pala yung nag-donate ng lupa ng church natin sa Santa Fe. Alam niyo ba kung anong ginawa niya, Sister Bing? Yung mana niya na lupa, ibinigay niya sa Panginoon.
Diniscourage ko siya. Sabi ko, sis, wala kang lupa. Sabi niya, walang problema yan, pastor. Papalitan ng Panginoon. Pero yun ang mana niya galing sa kanyang magulang. And then yung lupa niya kasi na pamana sa kanya, medyo disadvantageous yung lupa. Maraming itatambak-tambak-tambak. Kinausap niya pa ang kanyang kapatid. Sabi niya, pwede ba mag-swap tayo ng lupa? Para, kasi maganda yung lupa ng kanyang kapatid eh. Para yun ang ibigay natin sa Panginoon. Pumayag naman yung kapatid. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So yan ang istorya sa Santa Fe natin na church. Ngayon, noong Sunday, noong doon po ako, ang kanyang testimony ay ganito. It is her practice that every time na matanggap niya ang sweldo nilang mag-asawa, ing-aatadoy ni Da para sa Eid, sa Ginoo, ang para sa tithes, ang para sa offering, ang para sa kanilang mga pangailangan. Pero noong time na yon, halos naubos na ang kanilang naiupon para ayong kanilang mga pera para sa iba. Ang naiwan na lang ay ang pang-ikapo sa Panginoon. This is her testimony. Sabi niya, para ang sarap hiramin muna pambili ng isda at bigas, sabi niya. Pero hindi niya ginawa. She resisted the temptation. And then kinabukasan, yung lahat na dinesire niya, ibinigay ng Panginoon. Yung lahat ng dinesire niya, ibinigay ng Panginoon. Sabi niya, ito pastor yung bagay na hindi ko naintindihan noong hindi pa ako Kristiyano. Noong ako ay hindi pa Kristiyano, may offering din naman sa amin. May iniikot pa nga na subre sa amin. Kailangan mong bigyan-lagyan ng pera yon, yung subre na yon, at ibigay doon sa church. Pero sabi niya, for so long, wala akong naipon at walang nangyayari sa aking natatanggap. Pero ngayon, nung sinubukan ko itong bagay na ito at sangayon sa salita ng ating Panginoon Diyos, naranasan ko kung paano ako pinagpala ng Diyos. Amen! This is a challenge. Yung atin pong katapatan sa ating Panginoon, yung pag-uuna po natin ng kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang katwiran, ay magbubukas ng iba't ibang pinto ng pagpapala at pabor ng ating Panginoon. Hindi lamang po sinasabi natin yan, kundi tayo mismo nakaranas ng katotohanan na yan. Amen! Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, unahin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So we are blinded by the evil God of this world. So binubulag niya tayo sa ating lust of the flesh, binubulag niya tayo sa pamamagitan ng ating lust of the eyes, at binubulag pa tayo sa pride of life. Ang sabi ni Eva, ang sarap siya pakiramdam na maging Diyos at malaman ko ang lahat. Walang masama sa pag-desire na maging matalino. Actually, ang sinasabi ni Santiago, if you lack wisdom, ask God. Diba? Pag kailangan mo ng katalinuhan, humingi ka sa Diyos. Walang masama mag-desire niyan. Ngunit kung unahin po natin ang wisdom ng sanlibutan kaysa sa wisdom ng ating Panginoon, it is one way that the evil God of this world is blinding us to the point that we can no longer understand and comprehend the things of God. We can no longer understand and comprehend the things of God. Ano ba yung things of God? Ang sabi ng ating Panginoon, if you leave your father and your mother for my name, in my sake, you will find fathers and mothers, brothers and sisters and homes. Kaya nga tinabi ng ating Panginoon, what profiteth a man if he gain the whole world but loses his own soul? Why? Because the things of God is about righteousness. The things of God is about justice. The things of God is about keeping ourselves pure from the temptations of this world. Pero sometimes, kaya po nating talikuran ang lahat ng bagay na yan sapagkat nais po natin
ng mga masasarap na mga bagay, maganda sa pakiramdam at saka sa feeling, at hindi ang kalooban ng ating Panginoon. Hindi ko po sinasabi na pag kayo po'y sumusunod sa kalooban ng Panginoon, puro sakripisyo na lang at puro iyak na lang, Brother Mel. Sapagkat ang katotohanan, ang isang taong sumusunod sa Panginoon, siya yung taong tunay na nakaramdam ng tunay na kalayaan at tunay na kagalakan sa ating Panginoon. Amen! So, the mind of unbelief is not only hostile to God and blinded by the evil God of this world, but also evidenced by fleshly, depraved, and corrupt practices and doctrine. Ito po yung ebidensya ng isang kaisipan na deprived. Isang kaisipan na merong unbelief sa ating Panginoon. Ang kanyang paniniwala, ang kanyang ginagawa, fleshly, makalaman. Si Pablo, Paul is talking three types of person. Those persons that are of the earth, of flesh, and of spirit. Tatlong klase yan, Brother Roger. Of the earth, of flesh, and of spirit. So ano po ba yung flesh? Sa Galatians, makikita po natin ang kaibahan ng works of the flesh or fruit of the flesh and the fruit of the spirit. So tingnan nyo lang po sa mga passages na yan. So fleshly things focuses on the concept of I. Ako. Akin. That's the flesh. So hindi ko na isa-isahin yung mga bagay-bagay kasi alam nyo pag ang inuuna natin ay ako, akin, ako, akin, ako, akin, ako, akin. Puro ako, puro akin. Ang sayo, akin pa rin. Ang sa akin pa rin. That's of the flesh. That's of the flesh. That's the characteristic of a mind that is unbelieving sa ating Panginoon. Depraved. Pag sinabi mong depraved, ito po yung mga bagay na not in harmony with the righteousness of God. The other word is sinful. Fleshly is not necessarily sinful. But it always result to sinful actions. Tama yung Brother Roger, no? Flesh is not necessarily sinful. But its actions results into sinfulness. Halimbawa, gusto ko ng pera. Hindi naman masama ang pera, sabi ng Biblia eh. Anong masama doon? The love of money is the root of all evil. Gusto mo ng pera. Hindi masama ang pera. But, since our mind is depraved, hindi natin nakikita kung moral ba in the sight of God ang pag-acquire natin ng pera. Tama, no? Ano ba yung gustong sabihin ko? Hindi lang naman yan na nagnanakaw ka. Nagnanakaw ka, ay masama talaga yung Sister Tel, di ba? Nagnanakaw ka eh. Okay? Or, nangungupit ka, masama din yun. No? Kasi dahil gusto mo ng pera. Pero masama din, Brother Roger, na umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi, trabaho ka ng trabaho para magkaroon lang ng pera. Masama din yun. Nakuha po natin. Amen? The Lord is honored by our works, but He is honored by our rest. Napaparangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagtatrabaho. Pero, napaparangalan din ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapahinga. Hindi nais ng Diyos na magtrabaho ng magtrabaho ng magtrabaho tayo at hindi tayo nagpapahinga. Hindi ko yung sinasabi lang sa inyo, sinasabi ko rin yan sa aking sarili.
Kasi si Pastor Andrew nagtatrabaho simula umaga, alas 8 ng umaga, hanggang alas 10 ng gabi. Kaya tinan nyo ang boses ko ngayon. Pumipiyok na para ako nagbabalik sa pagkabinata. Pag nagbibinata pala. Napansin ko to, Brother Mel, noong 4 Sundays ago. Ganito na ang nangyari sa akin. Parang iba-iba na ang boses ko. And I realized, the Lord is telling me, magpahinga ka naman. Pero paano ako makapahinga, Sister Tel, hanggang October ang aking schedule? Lipad ng lipad, kung saan-saan pupunta hanggang October. Pero, we need rest. The Lord is honored by our works, and the Lord is honored by our rest. Kung oras ng pagpapahinga, magpahinga. Kaya nga naglagay ang Panginoon ng araw at sa kagabi. Sapagkat ang araw ay panahon ng pagtatrabaho at ang gabi panahon ng pagpapahinga. Kaya ang Panginoon ay nag-set sa atin ng 6 na araw tayong magtrabaho, 1 araw tayong magpapahinga. Pero dahil nga po sa atin pong desire, dahil sa ating fleshly desire to have this money, to have a financial security and so on and so forth, nakakalimutan po natin ang mga prinsipyong ito. Hallelujah. Kaya kahit Sunday si Pastor, katrabaho pa rin. Kahit Monday, trabaho pa rin si Pastor. Hanggang Saturday, wala nang pahinga. Tanggap lang ba naman ang tanggap, Brother Mel? I am teaching in 5 Bible schools. Hindi lamang sa Bible school natin dito, kundi may 4 pang Bible school akong tinuturuan online. Kaya minsan umaabot pa ang klase ko ng Saturday umaga, Saturday ng hapon. Kaya parte niyong hindi ako nakikita kasi pag Monday may klase na ako, hanggang Saturday may klase ako. At hindi lang yung klase, kailangan mo pang mag-check. Kailangan mo pang mag-check ng output. Kailangan mo pang gumawa ng lecture and so on and so forth. Walang pahinga. Last month, ang klase ko ay I have 8 subjects. 8 different subjects. Imagine, Sister No, 8 different subjects. 8 preparations yon. We need rest. The Lord is honored by our work, but the Lord is also honored by our rest. Do not feel guilty that you are resting. Huwag naman tayong mag-guilty pag tayo po ay nag-rest. Kaya, pag nung sinama ko yung mga kapatid ko doon sa Palawan, sabi ko, mag-order kayo. Ang una nilang tinitingnan, hindi yung pagkain, Pastor Boy, yung presyo. Ay, hindi ko na kaming order. Nagagalit ako. Order lang. It is because it's one way of pampering yourself. Pero hindi naman yun oras-oras at araw-araw na yun ang gagawin. Kailangan natin ng rest. Not only when we love the Lord our God with all our mind, we need to recognize that our mind has unbelief. And that kind of motivation is also unbelieving in our part sa ating Panginoon that He is able to provide everything that we need. Di ba, Brother Roger? Pag atin pong sinusurrender sa Panginoon ang araw ng dapat sa Panginoon, you are basically declaring to the Lord the truth that, Lord, I trust you. Pwede akong kikita sa araw na ganito, kikita ako ng ganitong amount para sa araw na ito, but I just surrender it to you. Bahala po kayo, Panginoon, ang magpakain sa akin. Alam niyo, that is being taught by the Lord sa mga Israelites in a hard way. Noong sila ay naglalakbay mula sa Egypt patungo sa Promised Land, ano pong nangyari sa kanila? The Lord has provided everything that they need. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi nagpudpud ang sapatos nila, Brother Roger. Tama, no? And for how many years silang naglalakad? Ilang years? 40 years. Hindi nababasa doon na naghanap sila ng bagong damit. Kasi naglalakad sila, paano sila saan sila makabili ng bagong damit sa disyerto, Sister Helen? Diba? 40 years! Wala namang SM sa disyerto? Walang mall!
Walang ukay-ukay sa disyerto. Hindi din naman sila makapag-produce ng kalang sariling mga damit kasi naglalakbay sila, parati silang naglalakbay. But the Lord has provided everything that they need. Ano pa? Even the basic food that they need, ibinibigay ng Panginoon. Pagising nila sa umaga, may pagkain na dyan sa kanilang paligid. Anong gagawin nila? Iipunin nila yon, pupulitin nila yon. Ito ay tinatawag natin na mana. Araw-araw may mana. Pero ang instruction ng Panginoon, 6 days, mag-iipon kayo ng mana. On the 7th day, mag-rest kayo. Tama, no? Mag-rest kayo. So anong ginawa ng ibang mga Israelites? 6 days, nag-ipon sila ng mana. On the 7th day, lumabas sila. Meron ba silang mana na nakita? Wala. Kasi ang gusto ng Panginoon, mag-rest sila. Tapos ang iba naman, para makasigurado, dinoble ang pag-iipon ng mana sa kanilang pangailangan. Anong nangyari? Pagbukas nila sa kanilang lagayan, inuuod yung mana. Nakita ninyo? On the 6th day, ang instruction ng Panginoon, doon pa lang sila doble na mag-iipon. Tapos pag inipon nila ng doble, on the 7th day, normal naman yung mana, hindi naman inuuod. Pero pag ibang araw, pag mag-ipon sila ng mana sa ibang araw, bakit inuuod ito? Because the Lord want them to learn that it is Him and Him alone that can provide all their needs. Anong dapat nilang gawin? Just believe and have faith sa salita at instruction ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So what should we do para po sa mind of unbelief? Have a renewed mind. Magkaroon po ng kaisipan na binago ng Panginoon. 2 passages po sa Biblia ang nagtuturo sa atin that our mind must be renewed in order for us to conform to and comprehend the will of God. Romans chapter 12, verse 2. Ganun din po sa Ephesians chapter 4, verse 23. So a mind that is renewed by God strives or helps us to be conformed to the image of Christ and to comprehend the will of God. Because discerning God's will begins with the renewal of the mind. Discerning of God's will begins with the renewal of the mind. Para maunawaan po natin ang kalooban ng Diyos, kailangan magkaroon tayo ng pagpapanibagong kaisipan. Si Jesus Christ ay nagturo ng ganitong katuruan. You cannot place a new wine in old wineskin. Tama ba yan, Brother Roger? You cannot place a new wine in old wineskin. Bakit? Scientifically speaking, ang old wineskin ay hindi na nag-i-expand. Tama yan ba, Sister Helen, no? Hindi na nag-i-expand. Yung mga leather, hindi na siya nag-i-expand. Pag nag-i-expand siya, ay kukonting-konti lang ang kanyang expansion. Eh bakit? Ano ba ang may kalaman sa new wine? Ang new wine ay nasa process pa ng fermentation. And every time na pag ikaw po ay nasa process ng fermentation, nag-i-emit po yan ng gases. Kaya nag-i-expand. Kaya napansin nyo, yung honey, pag tumagal-tagal at nakatakip yon, sumasabog. Tama, Sister Bing, no? Sumasabog. Nag-ferment yun eh. Ganon din naman, pag kayo po ay kumag-create, maglagawa ng wine, at saka tinakpan nyo ito at wala siyang parang escape, wala siyang escape na butas, eh sasabog din siya. Kaya pansinin nyo, pag kami kasi lumaki kami sa lugar na may nagapang sanggot ng tuba, nakita nyo ang tuba, pag nakatakip yun, may lumalabas na parang mabula-bula, lumalabas siya. Bakit? Kasi nasa process siya ng fermentation.
Ngayon, pag sinarhan mo siya ng sinarhan, sasabog at sasabog yung lagayan. Kaya pala, Brother Roger, pag nag-create ka ng, ano yun, oh, nung vinegar, kailangan nakabukas yung bote, di ba, Brother Roger? Kasi kung hindi, sasabog yung bote mo. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, do not place new wine in the old wineskin. We cannot comprehend. We cannot experience. We cannot understand the ways of God if we try it in the way we think sa kaparaanan ng mundo. Sa kaparaanan ng mundo. Just imagine if you are receiving, for example, 10,000 pesos and you need to give your tithe 1,000 pesos sa ating Panginoon. Napakalaking bagay ang 1,000 pesos. Nung ako po ay natanggap bilang scholar sa government, and for 1 year, ay ako ang nagbayad ng aking school fees, and then on the second year, ibinigay, parang ano tawag doon? Binigay sa amin yung aming binayad nung nakaraan at kasama yung aming allowances. Umabot ng 20,000 yung akin natanggap na pera, Pastor Boy. Tapos for the first time na nakahawak ako ng 20,000 pesos, parang hindi mo alam kung paano mo gastusin ang 20,000 pesos, no? Tapos nalala ko, kailangan pala magbigay ng tithe. Tithe ako. Ay, magkano ang tithe ng 20,000 pesos? 2,000 pesos. Ang laki-laki, Sister Bing, isip ko makakabili ako ng damit na pangsimba, ganyan. Kasi wala ako damit na pangsimba during that time, bagong convert ako eh. Naisip ko magbili ng Bible, kasi bukas pa ang Christian school ni Pastora dyan sa gilid. Ay, marami akong pwedeng mabili ng 2,000 piso during that time. Nahirap isipin. Pero pag sinunod mo pala ang Panginoon sa kanyang kaparaanan, tiyak makikita natin kung paano gumagalaw at gumagawa ang Diyos. Sa Book of Acts, si Philip ay nagkakaroon po ng isa pong matagumpay na evangelistic campaign doon po sa Samaria. Maraming mga tao ang na-convert at nakakilala sa Panginoon. But one day, the Holy Spirit told him to go to the desert road na walang dumadaan. Ang sabi ng Panginoon, pumunta ka doon sa daanan na yon, sa disyerto, at gawin mo ang gusto kong, ang ipapagawa ko sa iyo. Without hesitation, comprehending that it is the Holy Spirit that told him, pumunta po siya sa lugar na yon, sa disyertong yon. Iniwanan niya ang kanyang successful ministry sa Samaria, pumunta lamang sa disyerto at walang mga tao doon, walang dumadaan doon. Unknowingly, may pinrepare ang Panginoon sa kanya. Alam niyo, mga bagay-bagay na pinapagawa ng Panginoon sa atin, minsan parang imposible, minsan parang hindi productive, minsan parang walang ang tawag dyan, no? Parang kung sa term ng negosyante, walang ROI. Parang bakit pinapagawa ito sa akin ng Panginoon? And yet, sumunod siya sa Panginoon. At habang siya po'y nandoon sa kalsadang yun sa may disyerto, may dumadaan na karwahe. Ang sabi ng Holy Spirit sa kanya, sundan mo, sabayan mo yung karwaheng yan. So ang ginawa ni Philip, sinabayan niya ang karwahe. Nakita niya, napansin niya na ang nakasakay pala sa karwahe, ito pala yung chief financial officer ng reyna ng Ethiopia. Sa gitna ng disyerto, merong taong pwede niyang pangaralan. And then habang siya po'y sumasabay sa pagtakbo doon sa karwahe, narinig niya na binabasa noong official na ito ang salita ng Diyos. Kung kaya tinanong niya, ano, naintindihan mo ba ang sinasabi ng iyong binabasa? Ang sagot ng eunuch, paano ko maintindihan kung walang magpaliwanag sa akin? Halika, ituro mo sa akin kung anong sinasabi nito. So to make the long story short, na-convert ang eunuch, nagpabautismo, umuwi sa kanilang lugar sa Ethiopia, at sabi sa history ng church, this eunuch has been instrumental ng Panginoon para ang buong Ethiopia ay maging Kristiyano at kumilala sa Panginoon. Imagine, ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon
ay pumunta sa isang lugar na unpromising. Pumunta sa isang lugar na walang prospect. Samantalang ang kanyang ginagawa dito sa lugar na ito ay very successful. Sometimes when the Lord instructs us to do things that that seems to be parang imposible or parang lugi tayo, just follow God sapagkat merong nais ipagawa ang Panginoon sa atin. Di ba narinig yung testimony ni Pastor Boy? Yung pera niya sa kanyang bulsa na mag-isa lamang o yun lang natira na lang ay kanyang iniipon kasi after the church ay kailangan niyang bumili ng ulam sa kanilang bahay. Pero bago matapos yung service, may tumayo at nagpa-special offering, Pastor Boy, no? Para sa building ng church. At narinig niya mismo ang sabi ng Panginoon, ibigay mo yan. Eh, kung ikaw kaya si Pastor Boy, ibigay mo, pambili mo ng ulam? Pero hindi. Ang ginawa niya ay ibinigay niya. And then, paglabas ni Pastor Boy, hindi ko alam kung paano siya lumabas, kung lulugo-lugo siya, kung naka-stand whatsoever. Hindi ko alam kung paano maglabas si Pastor Boy sa simbahan. Pero paglabas niya, may lumapit sa kanya. Anong ginawa sa iyo, Pastor? Kumamay sa iyo? At saka, merong nakatupi doon sa kamay. Pagtingin ni Pastor Boy, doble pa, doble ba, triple, sa kanyang ibinigay. Bakit? Kasi sinabihan siya ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanya. So kung anong instruction ng Panginoon, just follow it. It is because a mind that is renewed by the Spirit of God always discern the will of God and follows the will of God. And then the third thing is that not only that we recognize the existence of our unbelief, and yet this unbelieving mind needs to be renewed. Therefore, we need to possess a mind of belief. Isang kaisipan na sumasampalataya. Isang kaisipan na tumatanggap. And a mind of belief is evidenced by correct understanding of the things and plans of God. Ang isang kaisipan po na sumasampalataya ay naipapakita sa pamamagitan po ng tamang pagkaintindi at pagkaunawa ng mga bagay at ng mga plano ng Diyos. A regenerate mind or a mind of a born-again Christian is described in terms of a correct understanding of the plans and will of God. It means that walang ibang kaisipan ng isang tunay na Kristiyano kundi isang kaisipan na nakasynchronize sa kalooban ng Diyos. Nakasynchronize sa heartbeat ng ating Panginoon. Kaya nga ang Christians po ay hindi po governed ng kung ano yung tama at kung ano ang mali. We are governed by the will of God. And when we say, what is the will of God? It is the heartbeat of God. Araw-araw ipinapakita ng Diyos sa atin yan. Araw-araw ipinapadama ng Diyos sa atin yan. But sometimes nagmamatigas po tayo, nagsasabi tayo, Lord, hindi pwede. Mas matanda ako sa Kanya. Lord, hindi pwede. Mas may experience ako sa Kanya. Lord, hindi pwede. Siya ang may mali, hindi ako. Lord, hindi pwede. Kasi ganito, kasi ganyan. Brothers and sisters in Christ, our mind that is renewed by the Spirit and the mind that believes in the Word of God or in God Himself is evidenced by correct understanding of the things and plans of God. Not only that, our mind that is believing sa ating Panginoon are being protected and strengthened by the Word of God. Being protected and strengthened by the Word of God. Balikan po natin ang istorya ni Eva. Sabi ng Satan sa kanya, pag kinain mo ang bungang ito, maging matalino ka at maging parang Diyos ka. But it begins with her twisting of the Word of God. Kasi itong Satan, lumapit kay Eva. Tinanong siya ni Satan. Ang sabi ng Satan sa kanya, totoo ba ang narinig ko?
itong mga Marites na style, no? Alam mo, may narinig ako. Pero ang totoo talaga, wala siyang narinig. Siya mismo ang nag-isip-isip nun. Yung mga Marites-Marites. Totoo ba yun, sabi ng Satan? Bawal kainin ang bunga na mapuno dito sa garden na ito? Sabi ni Satan. Alam niyo sa statement ni Satan na yon, gusto niyang ipalabas masama ang Diyos. Tama, no? Gusto niyang ipalabas na masama ang Diyos. Bawal kainin ang bunga ng mga puno dito sa garden. Imagine, that's painful. Parang nanay din natin yan na naghahanda ng pagkasarap-sarap. Tapos papasukin tayo sa kwarto, Sister Bing. Doon muna kayo sa kwarto. Bakit, Sister Ruth? Bakit doon sa kwarto? Kasi paunahin mo nang pakainin yung mga bisita. Di ba ang sama-sama ng loob ng anak? Sabi ng anak, sana bisita na lang ako. Huwag yung gawin niya sa iyong anak, ha? Tapos, ang maiwan na lang, kagubkub na lang. Or mga buto-buto na lang. Tawagin niyo yung mga anak, kain na kayo. Anong tingin, anong itsura ng mga anak pagkakita noong nakalagay sa lamesa? Sobrang sama talaga, no? Yung ganong klaseng kwan, ganong klaseng tradition, it's not good. Hindi tama. Hindi siya tama, hindi siya appropriate. Pero balikan natin. Ito din ang gustong ipalabas ni Satan kay Eva. Parang nilagay siya ng Panginoon doon sa middle of abundance, and then, bawal kainin. Ano ang sabi ni Eva? Ay, hindi naman. Hindi naman, ah. Hindi naman. Hindi naman masama. Ito lang ang bunga lang ng puno na itong nasa harapan ko, ang bawal kainin at sa kahawakan. Di ba dinagdagan niya? Bawal hawakan. Ang sabi ng Panginoon, bawal kainin. Dinagdagan ni Eva, bawal hawakan. At ganun din naman minsan kung bakit ang hirap-hirap mabuhay bilang Kristiyano, it is because we resort to legalism para maging isang Kristiyano. Bawal ito, bawal ganyan. Dumating pa sa point, Pastor Boy, na bawal tumawa pag kay Christian. Diba, Sister Ruth, bawal tumawa dati, no? Pag maghalakhak ka dati, worldly ka. Pag manood ka ng TV, worldly ka. Ano pa ang kwan? Pag bumili ka doon sa baratilyo, pag paraho ng fiesta, worldly ka. Tama yan, Sister Telma, no? May karong kasing kaisipan, bakit naging worldly pag pumunta doon? Kaya minsan ang hirap-hirap maging Kristiyano. Para ang hirap-hirap sumunod sa Panginoon. Kasi kaunting galaw mo lang, mapaimpyerno ka na. Kasi naging worldly ka na. It's no longer in consonance with the spirit of freedom na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Because, like Eve, we love to add on the word of God. Pero mga kapatid at mga mahal sa Panginoon, in order for us to be protected and our mind be strengthened, we need to continue to immerse ourselves with the Word of God. Not only immersing ourselves with the Word of God, asking the Holy Spirit to give us that gift of correct understanding of the Word of God. Kaya minsan, it's irritating to have a born-again Christian na kasama mo. Kasi lahat ng kanyang sinasabi ay puro verse, verse, verse. Pag tumawa ka lang, bigyan ka ng verse. Pag medyo nagalit-galit ka ng konti, bigyan ka niya ng verse. Mabuti naman sana kung tamang konteksto yung verse na binigay. Pero minsan sobrang layo. Hindi ko po sinasabi na we should not rebuke our brothers and sisters who are falling from the faith. We should do that because it is our role. But always remember, we instruct, we rebuke, and we remind one another with the spirit of love, with the spirit of understanding, and with the spirit of reconciliation sa ating Panginoon. Magandang umaga, pagpalain tayo ng ating Panginoon.